At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Rapper, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Dapulot ni Rap-Rap, ang rapper magic na ginamit ng magician, at inuwi niya ito sa bahay. At sinubukan niya muna ito sa laruan niya na plastic car. At sinubukan din niya ito sa pagkain. Isang araw, nakipagsuntukan siya dahil nilait ng kanyang mga kaklase ang kanyang ina na labandera lang at tendera. Mula doon, naging gusto niya na umagat sa buhay tulad ng kanyang mga kaklase. At naisipan niya na gawing pera ang mga papel. Ngunit nang nakita ito ng kanyang ina, sinabi na ibabalik nila yun sa bayari. Ngunit sinabi ni Rap-Rap na sa kanila yun, pero di nakinig sa ato. Ginamit ulit ni Rap-Rap ang magic na rapper at sinabi niya na gusto niya ng malaking bahay at nabago ang kanyang ina. Wow, ang ganda-ganda naman ng mami ko. Super duper talaga ang ganda. Ihatid po ninyo ako sa school, mami. Ha? Ako maghahatid sa iyo sa school? Sino may sabi sa iyo na ako maghahatid, ha? Bakit po kayo nakabihis ng kwan maganda? Kasi, meron akong meeting ngayon na atindihan. May passion show ako, anak, sa abroad. Kaya kailangan na mag-meeting kami at pipirma ako ng kontrata. Pero, mamin, noong lagi niyo akong hinahatid sa school, bakit ngayon? Unun yun. Eh ngayon, may driver na tayo. Kaya siya nang maghahatid sa'yo. At isa pa, busy ako. Mami, masaya ako kapag kayong nag-a-attend mismo sa akin sa school. Alam mo, kahit gustuhin ko man na pumunta sa school mo para ihatid ka, hindi pwede. Kasi may trabaho na ako na dapat gawin at hindi maaari na lumiban pa ako. Bakit noon, mami? Kahit marami kang trabaho, nagagawa mo pa rin akong ihatid sa school at susunduin. Ngayon, bakit hindi na? Marami lang kayong dahilan. At, kwan, noon, marami kayong ginagawa. Naglalaba, nagtitinda pa. Bakit nyo nagagawang inahatid ako sundo noon? Pero ha? Ngayon, hindi na. Ako? Naglalaba? Opo. Nagtitinda? Oo. Anak, parang hindi ko maalala yun, ha? Parang hindi ko alam na naglalaba ako. Pero don't worry, anak. Pag may oras ako, ihahatid kita. Pero sa ngayon, yung driver muna at yaya mo ang maghahatid sa'yo, ha? Kasi anak, alam mo na ang trabaho ng mami, di ba? Passion model ako. At marami akong project na dapat asikasuhin. Mami, wala ba talaga kayong natatandaan? Ano ba, Rap-Rap? Pwede ba? Huwag mo akong ginugulo. Baka magulo itong aking outfit. O sige na, baka malate na ako. Magpakabait ka, ha? Pero, mami... Okay na, go ka na. Pumasok ka na. Baka malate ka. Sige, bye-bye. Sige, aris na rin ako. Baby, take care. Bakit naging ganun ang mami ko? Naging mayaman lang kami dahil sa magic ko. Hindi na niya ako natin sa school. Dapat... masaya kami sana. Bakit wala siyang natatandaan sa mga nakaraan? Rap-Rap! Gising na! May pasok ka pa.
Sige na. Bumangon ka na. Bumangon ka na, Rap-Rap. Ay, naku, Rap-Rap. Bakit nanginginig ka? Teka, may lagnat ka. Malamig yung aircon, pakipatay. Di po yata ako sanay sa malamig. Nabigla yata yung katawan ko sa lamig ng aircon. Teka, sandali ha. Tatawagin ko lang yung doktor mo, ha. Naku, ang taas-taas ng lagnat mo, Lap. Ayoko sa doktor, Yaya. Asan po ba si Mami? Aya, kaya siya yung kailangan ko. Siya kasi yung kwali, nagpapagaling sa akin nung may sakit ako. Siya ang nag-aasikasot, nag-aalaga. Naku, Rap-Rap. Ang Mami mo, nasa Singapore. Wala siya dito. Kaya tawagin na lang natin yung doktor, ha? Para magamot ka. Aya, ayoko po sa doktor. Gusto ko kay Mami. Ginayaya, tawagin mo na si Mami ko sa Singapore. Tawagan mo siya. Gusto ko siyang makausap. Sige na. Oh, sige. Tatawagan ko na ang Mami mo. Hello? Ma'am Sonia, pinapatawagan kasi kayo ni Rap-Rap. Kasi po, nilalagnat po siya eh. Gusto raw po niya kayong makausap. Naku, ma'am, may lagnat po siya. Ah, ay naku, hindi kita marinig. Kasi nasa passion event ako ngayon. Tawagan mo yung pediatrician niya. At tawagan mo para pumunta dyan. Para gamutin si Rap-Rap. Sige, babay na. Busy ako. Balitaan mo na lang ako pag okay siya, ha? Bye. Okay po. Sige po. Rap-Rap, tawagan na lang natin daw ang doktor mo, ha? Yun ang sabi ng Mami mo, eh. Bakit ganun si Mami? Parang hindi na ako mahal. Hindi na ako importante sa kanya ngayon. Naiintindihan ko na. Aanhin ko magandang laruan at aanhin ko magandang bahay kung ganito naman ang buhay ko. Hindi naman ako inaalagaan ni Mami, hindi kagaya ng dati. Ngayon, kapag may karamdaman ako, walang mag-aalaga sa akin dahil wala siya dito. Sana, Yaya, nakontento na lang ako sa buhay namin noon. Nakontento na sana ako sa mga bagay na meron kami noon. Hindi kagaya ngayon. Mayaman nga kami, pero bakit ganito? Hindi ako masaya. Bakit nagiging malungkot ang buhay ko, Yaya? Alam mo, Rap, ayon dun sa kasabihan, kung anong meron ka, makontento ka. Dahil kahit anong yaman mo, panandalian lamang yun. Kaya makontento ka kung anong meron ka ngayon, ha? Salamat, andito ka na. Ay, naku anak. Pagod ang Mami. Kailangan ko magpahinga, ha? Ah, siya nga pala. Sabi ni Yaya, nagkasakit ka daw. Ah, sorry ha. Kasi kailangan ni Mami ang mag-work. Kasi trabaho ko yun. Hindi ko dapat pabayaan. Okay na po ako, Mami. Kumusta naman pong trabaho nyo? Doon po sa pinuntahan ninyo. Alam mo anak, ang saya-saya. At maganda naman ang nangyari doon sa akin. Sikat ang Mami mo doon. Kaya nga kailangan ko nang magpahinga. Kung may kailangan ka, anak, tawagin mo lang si Yaya, ha? At lahat ng gusto mo, lahat ng ipag-uutos mo, gagawin niya. Ah, sige na, anak, ha? Pupunta na ako sa silid ko. Kailangan ko nang magpahinga, ha? Pero, Mami... Rap-rap naman. Anak, gusto ko nang magpahinga. Eh, kung ano yung sasabihin mo sa akin... Mamaya na, okay? Huwag kang makulit. Ako, ang yaman-yaman mo na pala.
Pero saan na siya? Dapat inahatid ka niya dito sa school para naman makita namin. Ha? Busy kasi ang mami ko eh. Marami siyang trabaho. Ay, ang yaman niyo na kasi. Di ko namin ma-reach, Rap-Rap. May yaya't driver ka pa. Ha? Ah, oo. Pero, Rap, parang di ka ata masaya sa buhay mo. Parang malungkot ka kahit mayaman ka na. Wala. Sige, dyan na kayo. Andyan na yung driver ko. Sige, bye! Ay, bye! Akala ko ikaw ang makakatulong sa akin ngayon. Nangyayari na yung gusto ko, pero kapaligtaran naman ang nangyayari. Bakit ang lungkot ng buhay ko ngayon? Hindi tulad noon na kahit mahirap kami ni inay, may oras siya palagi sa akin. Bakit ngayon na mayaman kami, malungkot ako? Di ba dapat maging masaya ako? Di ba dapat masaya ako? Bakit parang hindi? Rap-rap, nandito ka lang pala. Oh, ano yan? Huwag ka nang malungkot. Sige ka, baka mabina ka niyan. Ang hamog-hamog pa dito sa labas. Halika na nga. Naku, gabing-gabi na eh, nandito ka pa rin sa labas. Buti na lang, at magaling ka na. Alam mo kung bakit? Bibilhan ka raw ng mami muna ang toys. Ha? Yay! Talaga, yaya? Ah, anak, nandito na ako. Oh, ayan. Marami akong binili para sa'yo. Marami ka ng toys ngayon. Pwede ba, mami, samahan mo ako na magbukas ng mga toys ko? Naku, anak, pasensya ka na. Magpapahinga muna ako. At saka magpapa-spa. Tapos may facial pala ako ngayon. Mami, gabi na. May facial pa kayo? Oo, anak. Kaya pwede ba? Huwag mo akong istorbuhin. Pero mami, gusto ko po kayong makasama. O di ba ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na ayaw mo ng losyang na nanay? O ayan! Magpapaganda na ako ngayon. At isa pa, ayokong pasaway na bata, okay? Pagod ako. Sa yaya ka na lang magpasama. Ha? Buksan mo na lang yung box mo. Rap-rap naman kasi. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ano bang akala mo sa akin, ha? Robot? Machine? Na kahit pagudi, sige nang sige? Ano ba? Ano akala mo, ha? Personal entertainer mo, ha? Personal cook? Personal driver? Lahat-lahat na lang. Pinapagawa mo sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Pagod na pagod ako. At kailangan ko din ng mag-relax. Ikaw din ang may sabi na gusto mo ng magandang nanay. Makinis! Mabango! O yan! Ginawa ko ng lahat. Ano bang gusto mo? Alam mo ba na ang mga ginagawa ko naman eh para sa'yo? Para sa ating dalawa. Para yung gusto mo maibigay ko sa'yo. Para umaman tayo. O di ba yun ang gusto mo? Maawa ka naman sa akin, Rap-Rap. O sige na, may gagawin pa ako. Pero mami... Tama na! Huwag ka nang umiyak! Maman lang kami, nagbago na siya. Ayoko na sa'yo, mami. Di na ikaw yung mami ko na mahal ma ako. Di ka yung mami ko na lahat na ginagawa mo para sa akin. Mahal na mahal kita, mami. Bakit ganun?
bigla kang nagbago. Bakit, Mami? Ayun, diba mga kaibigan, nagbago ang aso. Naging pusa. Manong magician, manong, natatandaan niyo pa po ba ako? Oo naman, natatandaan kita. Hihingi po sana ako ng sorry sa inyo kasi yung naiwanan yung green wrapper niyo, noon ako pong nakapulot, di ko na po na ibalik sa inyo kasi inahanap ko kayo. Hindi ko na kayo mahanap. Sorry po kasi natukso kasi akong gamitin yon. Oo nga pala. Eh, saan mo ba ginamit ito? Kasi po, binago ko po ang buhay namin. Naging mayaman po kami ng nanay ko. Kaya lang, akala ko magiging masaya kami. Magiging masaya ako. Nagsisisi po na ako ngayon na gamitin yan. Wala na po kasing dati kong nanay eh. Gusto ko po siyang makasama ulit. Namimiss ko na pong nanay ko. Kung ganun, natutunan mo na mali yung maghanap ng mga bagay na wala sa'yo. At natuto ka na magpahalaga sa mga bagay na meron ka. At natuno kang makontento kung ano ang meron sa'yo. Hindi po ba ito yung ginamit nyo? Dati yung green wrapper para bumalik sa dati? Pwede ko po bang hiramin para makabalik na sa dati yung nanay ko? Siya na lang po kasi yung kulang eh. Para maging masaya ulit yung buhay namin at mawala na yung mansion na yon. Madali lang naman yon. Kailangan na maibalik sa dati yung mga nauna mong binago. E ano ba yung mga ginamitan mo nitong magic? Yung barong-barong po namin, ginawa ko pong mansyon. At ibig niyo pong sabihin, kailangan ko pong ibalik yung bahay namin na barong-barong. Magiging mahirap po ulit kami. Oo, ganun talaga. Kung gusto mong maibalik ang dating nanay mo, kailangan lahat maibalik. Oh, ano? Kaya mo ba yun? Oh, payag po ako na maging mahirap ulit kami. Maibalik lang sa dati ko si inay. Kung yun lang po ang tanging paraan para maibalik si inay. Ang inay ko po ang pinakamahalaga sa akin kahit ano pang mangyari. Kahit anong yaman mo dito sa buhay. Wala po siyang katumbas na kahit na anong kayamanan. Okay. Ngayon, alam ko na mahal mo ang iyong ina. Ipapahiram ko sa iyo ang magic wrapper na green para maibalik sa dati ang iyong ina. Bumalik na da dati si inay. Ayun, bumalik na siya. Ayun, yung anyo niya. Ngayon, gigising. Nay! Anak! Nay! Naku, anak! Hinahanap kita! Anong nangyari sa'yo? Nay, mahal na mahal po kita. Promise, hindi na po ako maghanap ng iba. Ayun. Gusto kong kung ano yung meron tayo, makukontento na po ako. Basta nasa tabi ko kayo. I love you, Nay!
sinubukan de Rap-Rap ang maging mayaman gamit ang magic wrapper ng salamaliktin. At sa pagdaraan ng mag-aaraw ay hindi siya naging masaya at hinadap-hadap pa rin niya ang dati nilang buhay. Apati ang kanyang ina ay wala ng panahon para sa kanya. Kaya nagsisi siya at nagmakita ang salamatkero ay sinabi niya ang lahat at nakiusap na ibalik sa dati ang kanyang ina at ang buhay nila. At yun ang nagana. Kaya gayon ay masaya na ang buhay ni Rap-Rap at nakontento na kung ano ang meron sa kanya dahil sa kalagayan ng kanilang buhay. At naging masaya na siya. Mga apo, diyan na po nagtatapos ang ating kwento. At sa susunod na kwento ng inyong Lola Sela, sana ay nagustuhan din niyo ang kwento na ito at nagbigay ng aral sa inyo. At ito ang inyong Lola Sela, pansamantalang nagpapaalam. Salamat! Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Rap-Rapper dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.